Opo, si Ryan J. Soyano, 17 taong gulang, nag-aaral sa Iloilo City National High School at sa ngayon ako po ay grade 10. Si Ryan ay isa sa mga estudyanteng nanggaling sa mahigit 4 milyong pamilya na natulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Parehong nagtatrabaho ang mga magulang ni Ryan upang suportahan ang kanilang 6 na anak. Maging si Ryan din ay nagtatrabaho upang may mayambag sa kabuhayan ng kanyang pamilya. Ngunit kadalasan, hindi pa sapat ang kinikita nila sa pang-araw-araw na gastusin. May times nga, ang bahinti ko, sir. Hindi kin kahigo, sir. So, hindi ko kabakal sa pagkaon ko nga pamahaw, bless, sir. So, lagsa, kapangayon ako sa classmate ko, kung pwede, maulam ko na siya 5 kapiso, mamana, sir. Napasalamat ako kay kasi pagdating na Pantawid nga na isa ako sa listahan, nakatulong sa amin sa pag-aaral ng aking mga anak, pang-education, pang-health. Ang binibigay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa mga benepisyaryo ay 500 pisong health grant, 300 pisong educational cash grant para sa elementarya, at 500 piso naman sa high school na hindi hihigit sa 3 anak kada pamilya. Hanggang 3 bata lamang ang sinasakop nito kada pamilya, ilan pa man ang anak ng mga magulang. Nasa 500 hanggang 2,000 piso ang nakukuha ng bawat pamilya bawat buwan. Ang grant na ito ay hindi donasyon. Kapalit nito, may mga responsibilidad at kondisyon na dapat tuparin ng mga pamilya. Madalas na pagbisita sa mga health clinic, 85% school attendance para sa mga estudyante, at ang mga magulang naman ay kailangang dumalo sa family development sessions kada buwan. Pagbate ko nga may 4-piece kali, siyempre sir, nasadyahan ko kay balaan ko may allowance para kabulig sa elementary days ko. Alam ng pamilyang Soriano na bagamat malaking tulong ang cash grant para sa edukasyon at kalusugan ng kanilang mga anak, hindi ito sapat para tugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya't patuloy na nagtatrabaho si Jane at Romel Soriano upang mairaos nila ito. Sabi ko sa anak ko, may Pantawid na kayo. Mag-aaral kayo ng mabuti. Mabuti pa kayo. Naaral ka namin kahit mahirap kami na nanay nyo, tatay nyo. Ang message ko naman sa mga kabataan kagaya ko na naghihirap, do not stop. Continue what you dreaming because dreaming is free. You're free. You must study because education is the only key for us poor children to be successful in the future.